Hinahasa na pinatay pa. Yan po ang nakapanlulumong sinapit ng isang buntis na Pilipina sa Australia nitong nakaraang linggo. Panawagan ng pamilya ng biktima dito sa Pilipinas, mabigyang hustisya ang kanyang pagkamatay. May report si Claire Delphine. Tubong Baroy, Lanao del Norte si Joanne Canino Ryder. Masipag, marami raw pangarap sa buhay at gustong maiahon ang pamilya sa hirap. Ganyan daw ang 27 anyos na si Joanne. Kaya pagkatapos ng kolehiyo, nagpunta na siya ng Australia noong 2009 para roon magtrabaho. Doon na rin niya napangasawa ang Australianong si Corey Ryder. Miyerkules noong nakarang linggo, nabalitaan ng pamilya ni Joanne dito sa Pilipinas ang malagim na sinapit nito. Ayon sa asawa ni Joanne at sa Australian police na tumawag sa kanila, Martes daw noong nakarang linggo, nakita ang bangkay ni Joanne na itinapon sa isang subdivision malapit sa kanyang pinagtatrabaho ang food chain sa Brisbane, Australia. Di na raw buo at may punit-punit na ang naiwang saplot sa katawan ni Joanne nang matagpuan ito. Ang mas masakit, tatlong buwang buntis ang biktima. Ayon sa kapatid ng biktima, bago raw mangyari ang insidente, nabanggit daw ni Joanne na may nagbabanta sa kanyang buhay. Ito raw yung kaibigan ng kanyang asawang nang babastos din umano sa kanya. Friendly na tao yun. Madali siyang kausapin. Hindi mo siya mapag-isipan na may kagalit kasi marunong siya makisama sa kapwa mo. Laman na rin ang balita sa Australia ang pagkamatay ni Joanne. Sa news article na ito sa internet, nakalagay na sa paunang investigasyon ng pulisya, lumalabas na pinukpok sa ulo si Joanne at may bakas din ng sexual assault sa kanya. Sa parehong article din nakalagay na sa ngayon hindi pa kasama sa listahan ng mga suspect ang asawa ng biktima. Hiling ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas, bukod sa hustisya, maibalik ng maayos dito sa bansa ang labi ni Joanne. Nahihirapan ang tiyuhin ni Joanne at tanggapin ang nangyari sa itinuturing na niyang anak-anakan. Bago raw kasi ipinanganak si Joanne, pinaslang din ang kanyang ama noon sa Lanao. Hanggang ngayon, di raw nabigyan ng hustisya ang ama ni Joanne. Ang laking dagok eh, dahil sa iyong sa father nangyari. Tapos ngayon, bata pa lang siya. Tapos nangyari sa kanya yung ganyan na ori ng pagkamatay sa kanya. Masakit, masakit sa amin. Claire Delphine, GMA News.